Hi guys, tonight I will be making soy ribs. So we will need ginger and then garlic, onions, ground pepper, chili pepper, cayenne pepper, 1/8 teaspoon sugar, 2 tablespoon soy sauce, and then the ribs and also the flour or cornstarch, pampalapot. Okay, let's get started. Ilang muna ng garlic, ginger, and onions. Napakasimple lang po gawin yan. Bali, kailangan meron na kayong nakalaga na ribs. Tapos, mag-stock na kayo. Ilagay nyo lang yan sa freezer. Para anytime na gusto nyo magluto, ituto nyo lang yon, and then ready to cook na. Hindi na kayo magsasayang ng mahabang oras. So, ayan. Gisa-gisa lang yan until slightly golden brown. Yan. Kapag ganitong slightly brown na siya, ilalagay na po natin yung ribs. Ayan, ganyan. So, gisa-gisa lang po. Yan. Pagkahalu-haluin lang yan. Tapos, pagka tumagos na yung lasa doon sa ribs, yung lasa ng mga condiments niya, saan natin ilalagay yung iba pang condiments. Okay? Hintayin lang natin na tumasa. Mapapansin nyo na nagkaroon ng sabaw kasi nga, finris ko kasi itong ribs, so dumikit sa kanya yung mga sabaw niya. So ngayon, nalusaw na siya kaya nagkaroon ng sabaw yan. So okay lang yan kasi lalagyan naman natin siya ng pampalapot. Mas masarap nga yan. Ngayon kumukulo na, hinaan ko lang siya, tapos ilalagay ko na yung mga timpla niya. So, itong 2 tablespoon ng soy sauce, ilagay na siya. Then, ilalagay na po natin yung itong natitirang ingredients. Yan. Tapos, hahalu-haluin lang po bago natin lalagyan ng palapot kasi titikman muna natin kung okay na yung timpla niya. Pag hindi pa okay, pwede kayo magdagdag. Pakulayin lang natin dito yung soy sauce bago natin tikman. Magdadagdag lang po ako ng konting sugar na 1/8. So, bali 1/4 na siya ng teaspoon of sugar. Kasi mas gusto ko yung parang medyo nag-aago yung tamis at yung alat. Ayan, malapit ko na siyang lagyan ng cornstarch mga after 2 minutes. Ngayon guys, dahil lumasa na siya dun sa karne, lalagyan ko na siya ng pampalapot. So, yung ginawa kong pampalapot, hindi ganyan karami ilalagay nyo. Tatantsahin nyo din yan kung gaano karami yung sabaw nyo. So, hindi ako nagbibigay talaga ng takat dahil kailangan kayo ang mag-a-adjust nun. Depende sa lapot na gusto nyo yun. Kita nyo yung lapot eh. Hindi naman siya yung sobrang lapot. Kailangan yung tamang-tamang lapot lang. Yan. Madali kasi siyang lumapot eh. Kita nyo yung lapot. Medyo malabaw pa siya. Kasi makita nyo dapat yung consistency mo. Niluluto mo. Ayan, pwede na yan ganyan kalapot. Para kahit pa paano, meron kayo na isasahog sa kanin nyo. So, hindi na kayo kailangan pumunta ng restaurant at meron naman recipe. Tignan nyo na lang kung paano niluto tapos gawin nyo na lang sa bahay. Okay? If you like my video, please hit like and please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you and see you again next time. Bye!